tungkol sa underspending ng Pilipinas, kung saan sabi nga nasa 3.6%, hindi natin alam, ibang ulat, 3.8% lamang ng GDP, ng gross domestic product po ng Pilipinas, ang tinotoka allocated for education. Ganong ang regional standard is around 4%. Mas mabuti pa nga daw ang Vietnam ay nasa 4.06%. Yun muna ang pag-usapan natin, but vis-a-vis, yun pong COA report na yung for 2023, ang binigay na pondo sa DepEd ay 735.39 billion, but it was underutilized, no? Na kung saan nasa 37 billion lamang daw ang gasto. So there's one part is mababa yung alokasyon ng ating pamahalaan para sa edukasyon. Gayun pa man, pati yung tinoka po na budget ay hindi naman nagagastos. So may question ng absorptive capacity ng DepEd. Sir Toots. Yeah, tama po kayo. Ayon sa ating saligang batas, ang budget allocation dapat sa ating edukasyon ay pinakamalaki sa nagastos ng gobyerno. At ginagawa naman nila yon, no? Ang DepEd ang pinakamalaking budget always sa ating pinatawag na General Appropriations Act. Kaya lang nga ang nangyayari, kahit na malaki yung maliit pa rin in relative terms to our GDP, partly because una na nga dyan ay medyo may mga tinatawag na bureaucratic inefficiencies, may delays sa mga project implementation or yung mga medyo stringent rin yung mga procurement processes, no? So alam natin na isa pa rin yun na may tinatawag na mga competing priorities. Hindi lang naman kasi edukasyon ang pinagkakagastosan ng gobyerno, kundi infrastruktura, health, yung debt servicing. Tapos ang government resources po natin, hindi naman ganun karami dahil una na dyan, lalo na ngayon, mula ng pandemya, medyo lumaki ang ating utang. No? Tapos tama rin kayo na sinabi nyo na kahit na doblehin natin ang ating gastos sa edukasyon, baka hindi rin makayanan i-gastos. Eh ngayon pa nga lang, hindi na nila na nagagastos yung budget nila. No? Particularly sa ICT, pero in fairness, hindi lang naman yun kay dating secretary at ngayong vice presidente Sara Duterte, kundi medyo matagal-tagal na rin yung ganyan, no? Na ang nagiging issue is medyo mabagal talaga gumastos, no? Pero yung isa pa rin doon, yung meron din tayong sa tinatawag na political issues, no? Kasi mas madaling gumastos pag may mga kunwari project tayo sa na infrastruktura na nagpagawa ng kalye, tapos ilalagay diyan yung pangalan ng mga congressman o secretary ng public works, no? Kaysa yung kung gumastos tayo ng tama para sa edukasyon. Tapos ang another problem po natin, dahil ng may tinatawag na trifocalization yung education sector, meron tayong Department of Education para sa basic ed, meron tayong Commission on Higher Education para sa higher education, at may TESDA naman tayo sa technical skills. So pero hindi sila nag-uusap-usap halos sa planning, no? So yun yung naging problema sa inefficient use din ng mga resources natin. At saka yung current na underspending natin, medyo matagal-tagal na yan. Hindi naman rin recent yan. No? Tinignan mo yung ating datos, tulad ng sa sinabi nyo dun sa sinulat namin at sa isa pang sinulat namin last year about SDG 4. Talagang mahina ang paggagastos natin sa gobyerno, sa edukasyon. At maski sa budget ng DepEd,
80%, ha? 80% ng DepEd na budget inapupunta lang sa mga salaries and wages sa ng mga teacher. Halos wala nang natitira para sa actual na dapat nagagawin natin. So ano, Sir Toots, no, having said that, no, na 80%, so parang 20% na lang po ang linalaro po natin for the development, no, either that's buying new equipment or building new classrooms, or it even goes to nutrition. You pointed out the inefficiencies. And how do you expect na we will overcome this po? Kasi we cannot naman always just say, ay nako, inefficient yung gobyerno. Ano dapat ang nating ginagawa? Hindi ba dapat, like ako, yung nakita ko very glaring eh, yung ito lang dito po sa pagkababa po ni VP Sara bilang kalihim po ng education, yung talagang pinuna po sa kanya yung pagbubulok po ng mga pagkain, no? Na dapat yun ang sinasabing sanhi kung bakit rin po yung stunted growth po, hindi po nakakakain ng tama yung ating mga maliliit na mga bata pag pumasok. Yung mga ganito pong mga pamamaraan, ano po ang dapat natin gawin para po hindi na po mapunta sa sayang ang napakalaking pera po? Even if it's inadequate, it's still, you know, it's still a disservice po to the students and to the citizenry. Tama po kayo. Kasi ang problema po, hindi lang sa DepEd, no, sa lahat, sa buong pamahalaan yan, na kulang tayo sa mga systems. Kunwari, even procurement. Yung procurement, meron, may system, pero hindi siya digitalized, kumbaga. Mm. So, kung kunwari, bibili ka ng computer, no? Kung bibili ka ng computer o kung ano man, magpro-procure ka, kailangan according to COA rules, hahanap ka ng mga bid sa suppliers. Ang tagal masyado at minsan nabibinbin yan, lalo na kapag malaki yung mga pagkakalaan na pondo. Hmm. So ang dapat kasi dyan, talagang digitalized ngayon, lalo na ngayong medyo mas mabilis na, hindi ko rin maintindihan bakit sa gobyerno hindi tayo mag-attempt na massive digitalization. Hmm. So kasi makakatulong yun, at saka makakabawas rin sa mga, alam mo na, mga under the table agreements, kasi alam na natin na minsan pag may binibiling mga supplies, maski sa iba, hindi lang dito ha, maski sa ibang bansa, lalo mas mahirap pa sa atin, ang nangyayari yung medyo, alam mo na, may mga magic na nangyayari. So binanggit na yung ano, yung school-based feeding program, and eto nga, nagastos, hindi ba nagastos? Pero ilang ano yon, 4 na taon daw na merong mga ano, computers, laptops and computers na natenga lang sa mga warehouses na nagkaroon naman problema sa distribution, sa pamamahagi. Considering 4 years, no, Sir Toots, nakatenga sa mga bodega, hindi na ibigay dun sa mga guru natin. Ganong napakahigpit ng pangangailangan natin. Ang 1:9. Ang computer to student ratio, 1 computer for every 30 teachers. Ganun yung ratio natin ng computer to teacher, computer to student ratio po natin. Ang higpit ng pangangailangan, lalo pa nung pandemic, na walang gadget yung ating mga teachers and students. Tapos naimbak lang sa bodega. Tama po yan. Kaya yun nga ang sinasabi ko, kasi hindi nga digitalized yung ating mga dahil sistema. Dahil din sa digitalization. Including yung logistics. Mm-hmm. Very critical kasi yung logistics. Kapag meron kang supply, agad-agad dapat ipapadala mo. Kaya lang minsan nabibin-bin. Yun? Tapos by the time na ma-release, pasay na yung equipment, pati mga pagkain, mm-hmm, minsan nabubulok. Mm-hmm. Hindi lang yan sa DepEd, pati sa DOH, sa mga medicines. Yung gamot, lahat yan. So ang nagiging issue ko nga dyan, dapat yan, systems development. Kasi pag tinignan mo even yung, kunwari yung US, no, yung ating USA, why is the military of the US talagang very powerful?
a big reason for that, compared with all other countries, mahusay yung logistics. Very ano nila, alam nila kung saan i-deploy yung mga resources nila very adequately, at yan ay lahat ay yan ay computerized, no? Eh samantalang tayo medyo alam mo na hindi tayo masyadong gumagamit ng mga systems, computer systems. At yun yung feeling kong magpapabuti sana. Maski nga yung kunwari sabihin na natin even yung currently yung mga teachers laging nagbibigay ng training sa kanila every week, no? Every year, sorry, mga 2 weeks yata of training. Pero ang tanong ko diyan, paano ba ang content ng teacher training na binibigay na yan? Eh pero hindi naman nagkakaroon ng inputs galing sa mga national achievement test. So hindi natin ginagamit yung datos nang maayos para para makagawa tayo ng sapat na mga hakbang para mapabuti ang pag-aaral ng mga bata. Okay. So Sir Toots, ito no, ako kasi parang feeling ko rin po parang the past few years after the pandemic, during the pandemic, naging trial and error no, kasi nga lumabas nga itong mga resulta mula sa PIDS, tapos yun nga yung sa assessment tests na talaga nasa puwit-puwitan na po tayo. And then ngayon po we're trying to make humahabol na tayo no, kung ano mga ano, are we on the right track at least no, kasi sa panahon po ni VP Sara, yung matatag curriculum. Panahon po ni Pinoy, ginawa pong K-12. So, iba-iba po eh. Lagi po nagpapalit-palit po eh. Isa ba yan sa mga major setbacks po ng ating mga nag-aaral po? Dahil nga, parang we cannot get our act straight. Alam mo, in fairness, kasi there's always a thing about testing, no? Na parang dapat sana titigdan mo kung maayos, tapos magbabago ka sana kung talagang dapat baguhin. Kaya lang minsan nga, tama ka rin, may sa suggestion mo na mukhang politika ang nangyayari dahil iba nakaupo, ibang gagawin, no? Imbis na may continuity. Correct. Sa mga programa at polisiya, medyo nag-iiba-iba dahil kung sino nakaupo, babaguhin na lang. Parang start from zero, no? It should not be the case. Sana talaga, kung talaga kasi ang ating mga programa at polisiya ay tinatawag na data or evidence-informed. Mas madaling ma-justify na sige, baguhin natin dahil hindi tama. O sige, wag na natin baguhin dahil mukha namang okay pa so far. Eh kaso hindi, minsan talaga nagkakaroon ng konting politics na at yung nagiging tendency pa natin, pag nagte-test tayo, parang upscale ka agad. Testing nationwide, hindi dapat 'yon. Pag nagte-test ka, sana medyo ipapilot mo muna sa mga certain areas para makita mo kung anong nangyayari. Kaysa anong nangyayari eh bigla mo na lang gagawing lahat na babaguhin mo, tapos wala kang mang kasiguraduhan na talagang mas magiging maayos yung pamamalakad ng bago mong sistema. Sir Toots, alam ko na several years ago pa, so 2024 na tayo, but for many years you've already been asking the government to stop this culture of mass promotion, kung saan na yung mga estudyante kahit hindi karapat-dapat ayaw ibagsak tapos ipropromote to the next grade level. Kaya we have students in grade 7 na wala pa rin reading comprehension. How are we going to stop itong kinaugalian na po na mass promotion na in practice po ngayon? Kasi maraming paraan sana para matigil yung mass promotion. Una kasi dyan, na-encourage ang mga hindi lang teachers, pati mga paaralan mismo na tinatawag na zero dropout system. Tapos magkakaroon pa sila ng incentive, yung PBB, medyo tataas. Performance-based bonus. Performance-based budget, bonus. Mm-hmm. So ang nangyayari,
parang dahil zero yung dropout mo, kaya ang tendency, sige, wag na natin, ipasa na lang natin para makaka-ano tayo, makaka-bonus tayo. So, pero sana, yung PBB naman, actually maayos naman yan, kaya lang minsan nagkakaroon ng life of its own because may mga unintended consequence. Katulad nga dito, pinasok nila yung criteria tungkol sa zero dropout na, in a way, maganda rin sana yung idea na walang dropout, pero walang dropout dahil natuto sila. Ang nangyayari, ginagawa lang na zero dropout dahil kailangan makakuha ng bonus. No? Mali naman yun. So ang dapat sana gawin, siguraduhin na natututong magbasa ang mga bata even at the early grades. Marami na ho tayong pag-aaral at nasasabi, maski ho sa ang tendency pag nagda-drop out eventually ang mga bata, ang nagiging storya lalo na sa mga datos ng surveys ng Philippine Statistics Authority, laging sinasabi the bakit nagda-drop out yung mga bata, lack of interest. Mm-hmm. At pag kinausap mo mga bata, mga magulang, mga teacher, ang lack of interest na yan ay usually ibig sabihin mababa yung grades nila. Bakit mababa ang grades? Ang main reason, hindi marunong magbasa. So sa umpisa pa lang, hindi na tayo marunong magbasa, kaya medyo palpak, no? Pagdating even sa Facebook, anong ginagawa ng mga tao? Sige, share lang share. Hindi pinabasa yung content ng sineshare nila. Mm-hmm. Yung nagiging tendency natin, andali nating maloko rin ng mga tao na kasi hindi nga nagbabasa. Sana mas matuto, bigyan natin ng pansin yung reading, writing, and arithmetic. Mm-hmm. Yung basics lang, maski yun lang muna eh. Kasi yun yung essential skills mo na kailangan para maging flexible ka sa tinatawag na future work. Uh-oh. Kasi nagbabago ang mundo ngayon may AI, pero feeling ko hindi masyado tayong prepared para sa mga nangyayaring technological advancement dahil unang-una hindi marunong magbasa ang mga bata. Okay. So Sir Toots, having said that, ako nakikita ko po no, merong may short term, may mid term, may long term na mga plano dapat po. Yung kaya po nating gawin, yung band-aid solution muna po. Ano yung pwede po nating gawing agad-agad para rin po hindi naman po tayo kasi talagang ano yan eh, dapat whole of nation, 'di ba? Syempre dapat yung mga teachers rin natin updated, yung mga estudyante, kailangan tama rin yung pagkain nila, tama yung sitwasyon. Pero ano po yung mga pwede po natin gawin in the meantime po habang inaayos po natin itong mga setbacks po na na-encounter po ng DepEd? Well, marami. No? On the short term, una yun nga yung sinabi mo na kanina yung tungkol sa nutrition ng mga bata. Mahirap na matuto ang bata kung walang kinakain at walang pagkaing energy sa ano. So una na dyan yung dapat may complementarity lahat. Tapos ikalawa, yung teachers rin natin, let's admit it na may kakulangan ang ating mga teachers. Correct. May mga teachers na maaayos pero merong hindi rin kasi yung katulad din yung pinakita ka ng ating EDCOM 2 na report na kalahati yata sa mga math and science teachers natin eh hindi yun yung kanilang first specialty. Area of specialization. Nagtuturo ka. So kaya kailangan kung alam mong yun yung problema, bigyan na natin sila ng remedial lessons, no, yung mga teachers mismo. Kasi anong yung problema, hindi natututo ang bata dahil medyo mahina rin yung teachers na iba, no? Pangatlo, sana yung ating mga systems unti-unti na nating pre-prepare medium term na rin to na tinitignan natin yung tinatawag na how to use technology properly even in learning. Sa Vietnam, sa India, meron tinatawag na high tech, high touch learning. Na bine-blend mo yung pag matuto na ang mga bata through the teacher, but at the same time nakaupo yan sa may AI, no, na natututo sila, na tinetest sila nasan ba sila ngayon, ano ang level nila. Kung hindi nila alam, bibigyan sila ng reading lessons on
on certain things, no? Eh kasi ang mga bata, feeling ko, lalo na pag binigyan mo ng gadget, natututo yan, no? Even mag-isa. Pero kailangan, meron ding, kaya nga high-tech, high-touch learning na ginagawa nila sa India at sa Vietnam na hindi natin ginagawa. Sayang yun, no? Yun ang feeling kong yun ang isa sa mga investments na pwede natin gawin on the short and the medium term towards making sure na talagang maayos ang nangyayaring natututo talaga ang mga bata sa ating paaralan. Oh. Ang kinatatakot ko hindi lang yung formal learning, pati yung tinatawag na alternative learning system, no? Oh. Kasi meron din silang mga hindi nakapag-aral sa formal system na mas lalo pa silang nahihirapan, no? Na yung how do we make sure na natututo sila to be able to make sure that eventually sila ay ma-hire. Kasi yung pinaka main reason for people getting into the school system is eventually gusto nilang makakuha ng trabaho. Oh. Ang question nga dyan is, are we preparing people? Are we preparing our learners for the future of their work? Eh mukhang sa akin hindi po. So pero maaari tayong gumawa ng tama kayo, short, medium and long-term plans. Oh, oh. Nag-iisip ng konti na naman ang mga taga-DepEd, pero feeling ko medyo nahuhuli tayo sa implementation. Yun yung isa, marami tayong mga implementation deficit sa ating mga plano. Punong-puno tayo ng plano, laging plano ng plano, plano ng plano, pero walang implementation. Yung problema, yung planning rin, plus yung financing and budgeting, magkakahiwalay. So kaya ang nangyayari, medyo maghihingi ka ng budget, tapos hindi mabibigay sa'yo, tapos ganun, ay sige, wag na lang, ganyan. So, yun yung nagiging problema sana, na sana ang planning, budgeting, at saka financing, magkakasama, hindi lang sa DepEd, kundi sa buong pamahalaan. So, yung binigay na budget ng pamahalaan na 735.39 billion for 2023, at humihingi sila ng mas malaki for 2024, Sir Toots, wala pa dyan yung special education fund, no? Which is like 1% of yung amilyar mo, no? Real estate tax mo. Mainit ang dugo ko dun eh. Kasi parang, ano ba to? Na-audit ba to? Saan ginagastos ng LGU yung ano? Yung special education fund na yan. Marami na rin po yung panawagan, nananawagan to scrap that. Yung ano no? Yung allocation on and then auditing of the special education fund na sinisigil ng bawat LGU. Yun naman, in fairness doon sa ating ano, merong mga ibang LGU na ginagamit nila properly for education, no? Yung budget na 'yan. Pero naging problema nga is walang masyadong monitoring and controls so that we make sure na na-harness. At yun yung naging punto ko, na ang datos, kolekta tayo ng kolekta ng datos, pero hindi natin ginagamit properly. So dapat sana yung datos na-develop natin, na-input natin into real monitoring and evaluation para nakokorekt natin yung mga deficiencies. Well, ang marami sa mga proseso minsan sa pamahalaan, okay naman sana, kaya lang ang naging problema yung tinatawag na implementation deficits. Punong-puno tayo ng plano, punong-puno tayo ng good ideas, but the way we implement is always not very good. Correct. Sipin mo, sabi din ng COA, wala na tayong time ito, Sir Toots, pero kitong yung COA report din na only 192 classrooms were built. We're built for 2023. But we're out of time, Sir Toots. Bitin kami sa ano natin, sa talakayan natin. But we're out of time. We hope to have you once again because yung advocacy po ng ASPN at saka ng Net25 para isulong po yung mga adhikain para sa ating sektor na edukasyon, kaisa po ang PIDS. Sir Toots, magbabalik kayo ha. Sige. Maraming salamat po. Si Sir Dr. Jose Ramon Albert, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, ang ating pong nakausap.